Nakaraan sa Gintot Pilak, dahil sa pagtatalo ng lahat, nag-walk out si Boyet at dahil dito, siya ay naaksidente. Dilala siya sa ospital ng kanyang pamilya at dito nila nalaman na hindi na siya makakalakad pa. Kahit daw kandirit o skateboard o bike, kahit rollerblades, piko, basketball, sepak takraw, soccer, surfing, hindi niya na ito. Yun nga lang ay pinababayaran sa kanila ang binayad nito sa ospital. Hindi alam ng pamilya ang kanilang gagawin. Tama na! Ang bigat ng buhat namin, oh! Alam ka nila yung nangyari, guys namin na yun! Hindi naman nila panoorin yung sa replay, eh! Aray! Paano ang gagawin natin, Bindring? Paunan tayo sa utang natin kay Joseph. Napakabahal pa ng bill ni Boyet sa ospital. Sa presidential shoot mo siya pinukutway ni Joseph. Napakawala niya na taong yan! At kinuha niya pa ang lahat na espesyal ng isang doktor. Yung pinamagaling ng nurse sa Bonza para gamutin si Boyet. Napakawalang hiya niya! Hindi mo ba pabor yung ginawa niya sa atin? Pabor? Pabor na magbabayaran natin ang matagal? Kakausapin ko ang mayanan ko. Papakiusapan ko na huwag na kayo singilin sa utang niyo. Anak, alam ko, madami ka ng tiniis para sa amin. Karapatan mo kang mag-i-enjoy. I-enjoy mo na lang ang buhay mo bilang isang anak na pinakamayamang tao sa ating lugar. Hindi na kami ang mga magulang mo. Si Joseph na. Utusan mo na lang kami! Hindi. Hindi po totoo yan. Kayo ang mga magulang ko. Hindi ko kayo utusan! Nay, may ingang tubig? Kamusta mga utusan ko? Daddy? Daddy? Tutay po, asawa naman po ako ng anak niya si Justin. Teka, nasa na nga pala si Justin? At tagal niya na wala. Hindi po yun ang point ko. Anak niya na rin po ako. Bilang anak niya po, nakikiusap ako na huwag niya nang pabayaran sa mga magulang ko ang inabonohan niya sa ospital ni Boyet. Sige, di naman ako ganun kasama. Baka isipin niyo, wala akong kaluluwa. Sige, papayag ako na hindi niyo nabayaran ang inabonohan ko sa pagpapagamot ng anak niyo. Talaga po, maraming salamat! Bakit po? Hindi ko na papabayaran sa nila ang bills sa ospital na inabonohan ko. Pero may utang pa rin kayo sa akin. Dahil in-enroll ko na si Boyet sa pinakamaganda universidad hanggang kolehiyo. At pinilhag ko kayo ng sasakyan para may service siya. Eto ang susi! Oh, ayan na! Kunin mo! At pinagsabi ko na rin kayo na mga bagong damit! Ah!
Bigay niyo sa kanila! Lusig! Binilhad kita ng mga alahas! Ito! Ang mahal-mahal yan! Napakasama mo, Joseph! Wala kang kaliwa! Ay, Petri! Binilhad kita ng babahali relos! Oh, sa iyo na yan! Mahal yan! Kunibong! Ngayon, baon na kayo sa utang! Bakit mo nagawa namin to? Masaya ka na? Masaya ka na? Masaya na! Teka, Tay! Hindi po ba parang maganda yung ginawa niya? Huwag tayong sumabat, Boyet! Masyado mapagpata at walang alam! Hanggang saan ang kaengutan ng mga karakter sa kwentong ito? Kailan nila pakikinggan si Boyet? Sundan ang mga umiinit na tagpo dito sa Gintot Pilang.